Unang pagkakataon nga na mangyayari ito sa talambuhay ko. Bali may nagalok nga sa akin na pakinisin daw yung mukha ko o magpa-facial. Ba talaga kadumi ang mukha ko at ganun nakapangit? Sino ba naman ako para tumanggi ay mga artista nga pogi at maganda na ay nagpapaganda at pogi pa? Kaya naman, ginanap ko na ang opportunity, sayang din. Bali si Ma'am Kim at si Ma'am Kit nga pala ang gumagawa nito, siguradong gaganda at popogi kayo. Sobrang excited ko na mapakinis ang pagmumukha ko. Naman, pinasuot na sa akin ni Ma'am Kit itong kapote. Baliktad. Sorry ho ma'am, wala ito sa bundok. Akala ko kasi kapote at uulan dito. Charot. Kapag sila nga gumawa ng mukha nyo o magpa-facial kayo dito, napakadali kausap at napakabait. Beses na nga rin pala sila nanalo sa mga kompetisyon kaya't sandamakmak ang mga certificate. Bago nga ako isalang sa operasyon este, facial pala, nag-pray nga muna ako at first time ko nga ito mangyayari sa buhay ko. Bali, pinahiga na nga ako dyan eh ma'am Kit, di ko alam ang gagawin niya sa akin dyan. Charot. Sobrang wala talaga akong idea kung anong unang gagawin niya sa mukha ko. Sabi ko nga diyan kay Ma'am Kate, hindi ka kaya siya mahirapan sa pagmumukha ko dahil maraming butas-butas. Sobrang daming tigidig. Oh, labas mga basher. Ay, oh, kanina ko pa inaantay. Charot. Wala namang mawawala kung magpapaganto tayo. Ano na naman, may magsalita dyan o may mag-comment. Hindi makontento sa pagmumukha. Sino ba namang makukontento sa mukha ko? Ikapangit. Ito naman ho, hindi to kaartihan. Kailangan lang natin alagaan ang ating mukha. Treat na rin natin sa ating sarili dahil naman kasi pag naman na atin nagtatrabaho dito sa abroad, di ba? Araw-araw pa tayong nakaharap sa camera. Kailangan pugi tayo. Naman sa mga nais dyan nandito sa Jeddah, magpa-facial, magpa-treatment at magpa-makeup, magpaturo ng lashes. Lashes ba yun sa pilik? Basta yun na yun, Ma'am Kim, di ko alam tawag doon. Kontakin nyo lang si Ma'am Kim at sa si Ma'am Kate, ay sigurado ako sa inyo, napakabait ng kausap. Medyo natakot nga ako sa gagawin sa mukha ko. Kumuha nga pala siya dyan ng blade at ibi-blade yung aking mukha. Aba, ganun na ba talaga karumi ang aking pagmumukha? Sabi nga diyan ni Ma'am Kate ay napakarami nga daw dumi ang aking mukha. Ano bugad ako si ginagawa ko? Siguro baka so yan ang pag-uuling ko ng kabataan ko. Mahilig po kasi ako mag-uling at yun ang aming trabaho sa bundok ay. Ito nga yung kwento noon. Kaya nakilala ko to si Ma'am Kate saka si Ma'am Kate. Ali yung nag-grocery ka po kami dun sa Sarawat ay nakita ko si Ma'am Kate, ay followers ko daw po siya. Tanong ako, siya kakilala nagpipacial ganun, papatangos ng ilong, charot. Sabi nga ho ni Ma'am Kate, ako ang bahala sa'yo. So pumunta ka dito ganitong araw, ako na ang bahala sa'yo. Aba, hindi ko tinanggihan agad-agad. Pumunta ka daw kinabukasan. Ali wala nga akong idea kung anong ginagawa sa akin ni Ma'am Kate dyan sa mukha ko. Medyo may kasakitan talaga. Siyempre, tiis pugi lang. Babae, ay tiis ganda, ay ginustoy. Ma'am Kim nga pala isang registered nurse dito sa Jeddah, Saudi Arabia. Ma'am Kim naman ay biglang sinuwerte nakapangasawa ng Saudi. Siya nga pala ay nagtatrabaho sa school. Ilang instructor yung nagtuturo ng slashes yung nga sa pili. Kaya sa mga gusto diyang matuto, ayan kay Ma'am Kim, pwede po kayo magpaturo. Ito nga yung pinaka-worst, yung parang kinukuryente ka. Sobrang lakas ng ground, ay siyempre, tiniis ko. Hindi naman po ikakailaan, tingnan nyo ang mukha ko. Ang daming guwit-guwit at saka tusok-tusok. Basta ho, kapag ka pumunta kayo dito at napanood nyo tong vlog na to, sabihin nyo lang po Pinoy Discarte TV at ilalagay ko po yung number ni Ma'am Kate para po makontaksyon siya at malinis ang inyong mga pagmumukha. Bali nga ho, ayan na nga, tinakloban na nga ho ng silupin yung aking mukha at maya-maya nga ilalagay na sa incubator. Ayan na, nilagay na. 15 minutes nga ako dyan mag-i-stay para nga daw matuyo. Yung maayos ang gawa nila sa aking pagmumukha. Akalain mo yun? Sa itsura kong ito, may nagtitiwala sa aking mga taong mayayaman. Karamihan talaga, maraming nagbibigay sa akin ng sponsor katulad ng LBC, Asa Online, eto si na Ma'am Kate at saka si na Ma'am Kim. Wala lang, nasusuper blessed lang talaga ako sa nangyayari sa akin sa buhay ko. At eto na nga ang resulta, hindi pa pogi. Siyempre, first session pa lang yan. Babalik ulit kami dito ng 2 weeks. Every 2 weeks kasi dapat balik tayo dito para ma-maintain yung ating mukha. Ay susunod niyan, sobrang kinis niyan, hindi na ako makilala. Charot. Katapos kong nga diyan magpa-facial at magpa-treatment, hindi nga ako nagpatalo itong videographer ko, siya na nga rin daw ho. Pre, kasama ko kayo, nabigan ng 50% discount. Ay, sana all. Eto nga si Brian, magpa-facial sana, ay kaso hindi pinayagan ng jowa. Sa totoo nga lang ako, bago ako magpa-facial, ako takot ang paalam ko sa asawa ko. Una, hindi siya ako pinayagan. Sabi ko, wala ka namang magagawa eh. Nasa cellphone lang kita kausap. Sabi nga ako niya, kapag ka daw ako'y pumugi, baka doon siya palitan ko. Eh, grabe namang isip, utak yan. Hanggang sabi kayo, wala ka na magagawa, eh, kailangan ko na ituloy ito na, precision na ako eh. Pagkatapos nga namin magpa-facial at magpa-treatment, abay, akalain mo yun, nagluto nga sila para sa amin at kami nga daw'y nagutom at ilang oras din kami doon. Di ba namang mga taong ganito, aba, kababait. Sobrang nagpapasalamat talaga ako at marami akong nagiging kaibigan na mababait. Kung kahit mga professional sila, ay talaga namang kahit ganito lang kami, pinapansin kami, charot. Itong at naisama ko nga sa vlog tong batang ari at napakaganda, ay oh. Kung nga ito yung pag umuwi sa Pilipinas, ay artista na to, ay kaganda, walang tapon, ay oh, ganda. Rudy. Jacob, dito kumakain ko sa ego. Hindi ko nga alam kung anong pinagagawa dyan ng aking videographer, bakit dyan kumakain sa sahig.
Kalipas nga ako ng ilang minuto ay dito natapos na nga kami kumain. Ay pinag-take out pa kami lahat nga ng pagkain dito ay uwi daw namin. O diba kagandat kabait. Pagka naman sinuswerte kaya sobrang daming gusto sumama sa akin ay tingnan mo ito isang biko ay o. Siyempre o kapag binigyan ka na pagkain huwag nyo yung tatanggihan. Yan po ay blessings. Hindi po pambubura o tawag diyan. Hindi nyo naman po yan hiningi. Eh marupok kami pagdating sa pagkain. Ayun, hindi namin tinanggihan. Charot. Ala, panapansin ko lang sa camera parang nag-blooming at nag-grow ay ng aking pagmumukha ay o. Naku, 100% mag-overthink na naman ang asawa ko. Ay o, pumogi ka na, busog ka pa, may take out ka pa, sang ka pa. At eto na nga at pauwi na kami. Maraming maraming po salamat Ma'am Kim, Ma'am Kate at Sir Chris. Sa mga gusto naman magpamasas dyan kay Sir Chris, pwede kayo mag home service. Oh, kaya naman ang panginantay nyo, magpapogi, magpaganda at mag-relax dito kay Ma'am Kate at kay Ma'am Kim at Sir Chris. Hanggang dito na lang po. Maraming maraming po salamat. Ingat. God bless. Thank you Lord. Sa blessing sa araw-araw. Ay, thank you Lord.